Welcome back mga master sa channel natin. Ako nga pala si Jerome Sgapi at may bago akong ipapakilala sa inyo yung bago nating co-host. Hello po, ako po si Yanyan. Ako po magiging bagong host ng Jerome TV's Vlog. Sa araw na to may pupuntan tayong isang sikat na ornamental fish breeder. Meron na rin siyang sariling product ng mga commercial fish food. Tara, samahan niyo ako. Good day mga kahabi. Ayan po yung mga dumayo pang mga magagandang lalaki. Lalo na po yan. So dito talaga ako nagsimula. Suki ako dito sa shop na to. Hindi pa ganito dati yung shop ni Sir Mar eh. Puro trapalpan pa lang. Hanggang ngayon bumibili pa rin ako ng gapi dito. Welcome ulit sa channel natin. Andito tayo ngayon sa JBM Aquayard. Tingnan na natin kung ano yung mga nakadisplay dito sa shop ni Sir Matt. Ayan yung 100 gallons niya. Mga nakalagay dito, puro mga monster fish. Tapos dito sa baba, may isang flower horn. Wala pa kasi si Sir Matt, kaya wala tayong mapagtanungan kung anong mga klaseng monster fish yung mga nakalagay dito sa tank niya. Kaya i-video ko na lang para sa inyo. Wala talaga akong alam sa mga monster fish eh, kaya alanganin tayo mag ID sa mga yan. Ang dami niyang 100 gallons na tank dito. Kaso kanina nung bago umalis si Sir Mar, sabi niya sa akin ngayon hindi muna siya magre-restock ng mga isda kasi medyo malamig yung panahon. Karamihan sa mga isda ngayon nagkakasakit eh pag ganito yung klima natin, yung maulan tapos malamig. Kaya inaantay pa niya na medyo gumanda yung panahon bago siya mag-restock. Tapos dito naman sa flower horn, galing din tong Thailand kasi nag-import din ng mga fry ng flower horn si Sir Mar. Tapos dito may mga goldfish din siya sa 75 gallons. Dito sa 50 gallons na mga tank niya, halos kukunti na lang yung laman kasi ang dami rin bumibili dito sa shop niya. Tapos eto may mga monster fish din siya dito. Eto original niya talaga to na lagayan dati. Bago yung mga trapalpan may ganyan na din siyang lagayan. Tapos dito naman sa part na to, mga 15 gallons. Yung ibang isda dyan, hindi ko nang kilala. Nung nagsisimula ako, dito rin ako namimili ng ibang gapi tsaka mga mollies. Kasi halos 10 to 15 minutes lang yung layo ng bahay ng misis ko. Tapos dito sa shop ni Sir Mar sa Teresa. Dito naman yung mga import na fry ng flower horn ni Sir Mar. Yung nakita nyo na mga grow out kanina na mga flower horn, at yun yung mga first batch ng unang kuha ni Sir Mar sa Thailand. Ito naman yung gapi section ni Sir Mar. Kung napapansin nyo, alos kalahati lang yung tubig ng 5 gallon na tank ni Sir Mar. Kasi lalo na ngayon medyo maulan, malamig yung panahon. Pag mataas yung tubig, mas lalong lalamig yung tubig natin sa tank. Isa din yun sa dahilan kung bakit nakakasakit yung mga gapi natin pag malamig yung panahon. Madalas nakaka-white spot sila, tapos mamamatay na lang. Dito naman tayo sa breeding section ni Sir Mar ng mga platy mollies tsaka gapis niya. Halos katapat lang din to ng shop ni Sir Mar, yung pet shop niya. Kasi pag may na-harvest na siyang mga fry tsaka grow out, doon niya nakagad na i-diretso sa shop niya. Pasukin na natin yung breeding section ni Sir Mar. Halos DIY pan lang din yung gamit ni Sir Mar dito. Nakita nyo naman na hindi na natin kailangan gumamit pa ng mga mamahaling gamit sa pagbibreed ng mga ornamental fish natin. Kahit mga DIY trapal pan lang, pwedeng-pwede na. Sobrang simple lang pero sobrang effective ng setup ni Sir Mar. Wala rin siyang ginagamit na filtration dito. Halaman lang din yung nilalagay niya. Halos natural breeding lang yung ginagamit ni Sir Mar dito. Doon na lang nagtatago yung mga fry sa mga halaman na nilalagay niya.
ornamental fish talaga yung nilalagay ni Sir Mar dito. Mga plati, mollies, tsaka mga guppies. Tara, tingnan na natin isa-isa yung mga laman ng truffle pond ni Sir Mar. Dito sa part na to, halos plati yung mga alaga ni Sir Mar. Ang lawak ng backyard ni Sir Mar, kaya ang dami niyang nilalagay na truffle pond. Doon naman tayo sa side na yun. Baka sa susunod na dalaw natin dito, mas lalo pang lalaki yung backyard ni Sir Mar. Dito naman sa part na to, napapansin ko puro mga mollies naman yung nakalagay dito ni Sir Mar. Ito mga black mollies. Mga breeder niya to na mga black mollies niya. Sa dami ng breeder ni Sir Mar, pero kinukulang pa rin siya ng mga supply niya sa pet shop niya, kaya namimili pa rin siya sa ibang breeder. Ito naman yung DIY na breeding box ni Sir Mar, pero baliktad, ito nagiging taguan ng mga fry. Kasi sa laki ng mga breeder niya, hindi na magkasya dun sa DIY na breeding box. Ipapakita ko na lang sa inyo mga master yung iba't ibang mollies tsaka plati at mga guppies dito sa breeding section ni Sir Mar. Yun mga kabakyard, magandang umaga sa inyong lahat. At maraming salamat kay Jerome Gaffi at tayo yung nakontakan na siya'y bumisita rin dito. Ang payo ko naman sa ating mga kabakyard na gusto magsimula ng kanilang sariling kung gusto nyo. Depende kasi sa gusto nyo, kung gusto nyo gawin yung pag-hobby as a additional source of income o gusto nyo mag-hobby lang. So depende yun, nasa sa inyo yun. Basta ang importante lang ay gustong-gusto nyo yung ginawa nyo. Kasi pag gustong-gusto nyo yung ginagawa nyo, sigurado na magtatagal kayo dyan at pag-i-enjoy kayo. Yun lang naman yung sikreto doon. Piliin nyo kung ano yung mga gusto nyo managahan. Marami tayong pwedeng pagpilihan ng mga ornamental fish. Pwede tayo sa goldfish, sa betta, sa guppy. Napakarami yan. So pagpipilihan nyo lang kung ano yung pinakagusto nyo. At doon lang muna kayo magpuhos. Huwag muna kayo bumili ng kung ano pang klase. Kasi nga, bago pa lang kayo nag-i-explore. Pagka medyo maalam na kayo at may nagustuhan kayo itong isla pa, sa kanyo dagdaga. So ganun lang naman yung cycle ng pag-aabi dito sa ornamental fish. Kailangan na enjoy mo yung ginagawa mo. At the same time, pag nag-enjoy ka, natututo ka. At pag natuto ka na, doon napapasok yung magkakaroon ka ng additional na extra income dahil nakakapag-produce ka na rin ng mga panibagong isda at yung mga inalagaan mo, lumalaki na. Gusto mo silang i-dispose, ibibenta mo sila, then bibili ka ulit ng bago. So, ganun lang yung nagiging cycle ng hobby dito sa ornamental fish keeping. So, ayun mga kabakyard. Kung ikaw ay interesado, huwag ka na magdalawang isip. Simulan mo na yan. Dahil nga gustong-gusto mo, simulan mo na yan kasi yan naman talaga yung makakapag-tanggal ng stress sa'yo. Kung stress ka sa trabaho, kung stress ka sa kung ano man ang meron ka ngayon. So yun yung magiging stress reliever mo. Kaya malaki yung benefit sa atin na pag-aalaga ng ornamental fish. Ayan yung mga master natin sa fish keeping. Kilalang-kilala nyo na yung iba dyan. Dito tayo magsisimula sa idol ko. Ano muna kay Boss Edgar? Yo! So yan mga otis, ang may advice ko sa inyo. Pwede kayong gusto nyo magsimula, pwede muna kayong sumali sa mga group. Tapos syempre, konting research muna. Kasi syempre, kawawa rin yung isda. Tapos yun, kapag nasimula nyo na siya, at sigurado maka-addict na kayo doon, at papagalitan na kayo ng mga misis nyo, mga girlfriend nyo, kasi dumadami na rin unti-unti yung mga tanks nyo. At yun, kung naumpisa nyo na siya, huwag nyo na siyang itigil, at lalo nyo pong pagbutihan. Kasi yung pag-iisda naman mga otids, nakakawala yan ng stress, nakakawala yan ng pagod natin,
At the same time, mga tito, eh, yun nga, kahit papano, ay kumikita ka rin dyan sa pag-aalaga ng isda. Pero, hindi na yun yung ano eh, hindi na yun yung pinaka-goal mo doon yung kumita eh. Siyempre, ang pinaka-goal mo doon, eh, yun. Katulad na ito, kami ngayong lahat, eh, nagkasama-sama dito, no? Nag-collab-collab kami, at makikita niyo ako sa channel ni Boss Biron, at siyempre, makikita niyo rin siya sa channel ko, kaya abangan niyo yun, no, dito. Fish. Okay guys, so what's up? So sa mga mag-aalaga pala ng isda at sa mga new bago, so ayan, kayo may iyang magtanong sa amin sa mga video namin. Marami kami ng video na para magtanong mag-aalaga. Tsaka research din para at least maiwasan natin yung pagka-dense ng mga fish natin guys. So ano, ayun, tuloy-tuloy lang, magandang hobby ang pag-isda. So madami yung mga kaibigan ko dahil dyan sa pag-isda na yan. So ayan guys. So, yung mga, ano ko nga pala ngayon sa mga bago kagaya ko, payo ko lang, huwag kayong mayang magtanong sa mga mas nakakaalam para hindi masayang yung ating mga alaga, tapos yung, syempre, pera, yan, panahon. Para hindi masayang panahon at oras, so, ayun, yun lang may papayo sa inyo kagaya kong baguhan lang din. So, ayun, salamat. Okay mga kabakyard, sasamantali ko na yung pagkakataon, ipopromote namin ang aming JBM Aquaire Products. Ito yung meron tayong powder mix. Yan. Itong powder mix ay para sa mga maliliit na uri ng mga isda kasi siya ay powder form. Meron tayong 50 grams and meron tayong 100 grams. Meron din tayong fry mix, ito naman ay para sa ating mga fry. Pwede ito sa bagong hatch na mga fry. Hanggang sa 3 weeks old na mga fry. Actually, pwede rin ito sa mga adult na maliliit na isda kung gusto nyo na mas mabilis lumaki yung mga isda. And then, meron tayo ditong biomix. So, gaya sa akin dito, meron akong mga flower horn, meron akong mga cichlids. Ang biomix ay isang uri ng vitamins na nagpapatingkad ng kulay ng ating mga isda at tumutulong din ito para maging balance yung diet ng ating mga isda dahil nga meron siyang probiotic. Okay? Then, ito mga kabakyard, meron tayo yung pinakabago naming product. Ito yung shrimp mix. Kung makikita nyo, meron tayong mga monster fish dito. So, ito yung pinapakain ko sa kanila, shrimp mix. Hindi na ako nung problema ng mga live foods kasi nga, para siyang converted na sa live foods. Kasi yung texture niya, malutong. At yung amoy niya ay para din siyang live foods. Kaya naingganyo yung ating mga isda na kumain nito ng shrimp mix. Yun mga kabakyard, maraming salamat sa inyo lahat sa pagtangkilik dito sa ating JBM Aquaire Products.